Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, dalangin ko na sa bawat araw ay patuloy nating nararanasan ang kapayapaan mula sa Diyos. At ipinagpapasalamat ko po ang umagang ito dahil narito na naman po tayo upang pagnilayan ang salita ng Diyos. So sa umaga pong ito, atin pong pag-aaralan ang paksang Who Needs a Doctor? O kung sino ang nangangailangan ng manggagamot. So mayroon lamang pong dalawang katanungan dito. Una, why do we go to the doctor? Bakit po ba tayo nagpupunta sa doctor? Ano yung dahilan, di ba? Karaniwang dahilan po natin kaya kumukonsulta tayo is yun. Kung meron tayong kung anumang karamdaman. So, kinukonsulta natin yan sa doktor para malaman natin yung kasagutan kung anong sakit o karamdaman iyan at kung paano iyon gagaling. Di po ba? At ang pangalawa pong katanungan ay, what does it mean to be brokenhearted? Ano po ba yung ibig natin ipakahulugan kapag sinabi nating brokenhearted? Madalas ko rin pong marinig at mabasa ang terminong ito, kaya sigurado akong alam ninyo ang ibig nitong sabihin. Kaya po, maaari nyong i-comment ang inyong mga ideya or inyong mga sagot sa ating comment section at ikalulugod po naming mabasa ang mga ito. So, sinasabi po sa aklat ng Psalms chapter 34 verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit." So, ito pong verse sa book ng Psalms ay isa lamang po sa napakaraming verse na nagtuturo at nagpapaalala sa bawat isa sa atin na may pakialam ang Diyos sa kung ano man ang ating nararamdaman. So, God cares about our emotions. Nagmamalasakit po ang Diyos sa'yo at sa akin. He cares when we are hurting, and God heals broken hearts. It can be tempting to think that our problems are too small for God, or that God is too busy for our pain. Di ba kung minsan talaga hindi natin maiiwasang maisip na masyado atang busy ang Lord para pakinggan ako sa kung anumang hinanain ko sa buhay, or masyado atang busy ang Lord para tanungin kung okay lang ba ako, kung nasasaktan ba ako, di ba? But this is just not true, because God wants us to cast all our cares on Him. Di ba sinasabi sa scripture, "Come to me, all you who are weary and burdened, all of you who are tired of carrying heavy loads, and I will give you rest." So in Matthew chapter 9 verse 12, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick." So Jesus came to this earth to help, heal, and save those who needed Him. When we are brokenhearted, hindi natin kailangan ng barbero, hindi rin solusyon yung pagtakas, yung pagtakbo malayo sa lahat. But what we need is Jesus. And it is through this broken heart that we can grow closer to Him. So, pag nabobroken heart tayo, it is God's opportunity para kumilos sa ating mga buhay. It is an opportunity for us to grow deeper in our relationship with Jesus. So when someone shares a testimony, listen closely, because nearly all believers have, at one point or another, experienced God's healing power. He truly does save those who are crushed in spirit. Amen. Manalangin po tayo. Dear God, thank you for caring about our emotions. Thank you, Jesus, for coming to earth to heal the sick. Help us to bring our emotional pain to you. Amen. Muli, mapagpalang umaga po sa bawat isa. God bless!